Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Dadagdagan ko lang yung devotion natin kanina, no? Kasi bigla nagulat ako, tapos na yung oras ko. This time, pag-aralan natin theology of worship. Kasi yan po yung sentro ng gawain talaga natin, mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, na sumamba sa Panginoon. Unang-una sa lahat, God deserves all our worship. He is worthy of our worship. So talaga yung buhay natin, simula na nakakilala tayo sa Panginoon, hindi na self-centered, kundi God-centered. Kasi naunawaan natin, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay and God is the center of the universe. Kaya lahat ng mga activities natin, nakatuon talaga sa Panginoon. At actually, lahat ng ginagawa natin, dapat nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya yung pinag-aralan natin kanina, no? Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Talagang sinasabi ni Apostol Pablo, whatever you do, even the very ordinary things, dapat nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. So this time, bibigyan ko ng bonus, no, sa devotion natin ngayon. Pag-aralan natin na mas malalim yung theology of worship. O yung teolohiya, ano yung tinuturo ng Biblia tungkol sa pagsamba. Now, I'm sure right after this, no, itong bonus ano natin, devotion natin, eh mas talagang may enjoy natin yung buhay. Mas sasaya tayong lahat. Kasi mas naunawaan natin yung worship, tsaka mas naunawaan natin lahat pala na activities natin pagsamba. Now, tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng pagsamba sa Genesis chapter 1? Pero bago yon, gusto ko lang i-mention na minsan na condition yung isip natin na ang pagsamba tuwing Sunday lang. Tuwing alas 8 o depende ko ng oras yung service. Meron kasi tayong worship service na tinatawag na para bang yun yung oras ng pagsamba. At after nun, tapos ka ng sumamba. Sa Bible, hindi po ganun. Hindi natatapos yung pagsamba. Every day, every act is an act of worship. Kaya po sa Genesis chapter 1, walang Sunday worship. Every day is worship. Every activity is an act of worship. So may ganun tayong mentality na ang pagsamba ano eh. Yung kakanta-kanta ka pag Sunday. Hindi ho yun lang. Yung worship, lahat ng activity mo. Kaya yan tuloy, meron tayong concept na pagdating mo sa perfect world o tinatawag nating langit, eh kakanta ka ng forever and ever. Hindi ako naniniwala doon, no? Nakakanta ka forever and ever, non-stop kakanta ka ng kanta, no? Kinakanta mo si Lord ng pangwalang hanggan. Kung ganun ang langit, sobrang boring ng langit. Tsaka para kang pinarusahan ng Panginoon, no? Kakanta ka ng pangwalang hanggan. Ikaw kaya pakantahin ka ng isang oras, dalawang oras, di ba? Pagod ka na, naiinis ka na. Imagine mo, papakantayin ka ng forever and ever para tuloy yung Diyos natin, napaka-egocentric na, oh, lahat kayo dyan, magsitayo kaya, hindi kayo uupo, kakanta kayo ng pangwalang hanggan. So yung heaven po, hindi ganun. Yung heaven, napakaganda, ang daming activities. Lahat ng mga activities ng tao sa heaven, lahat yun glorifying sa Panginoon at lahat yun na-e-enjoy ng tao. So paano mo malalaman o paano mo mauunawaan yung mga activities sa heaven na lahat ng activities na glorifying sa Diyos? Babalik po tayo sa Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1, yun yung heaven on earth. Sabihin natin heaven and earth na magkasama. Lahat ng activities ng tao doon, glorifying sa Panginoon. Just imagine this, no? Si Adan at Eva, nilikha ng Diyos. So pagkalikha sa kanila, adult na sila. Pero lahat first time nila, no? First time silang nakakita ng ibon. Wow! Ibon, ang ganda-ganda, no? Ang sarap tingnan ng ibon na to, iba-iba kulay. Yung sense of awe, na amazed ka doon sa nilikha ng Diyos, nagbibigay ng kaluguran sa Diyos yun. Lord, salamat sa ibon na yan. Sinasamba kita dahil sa ibon na yan. Ang ganda ng pagkakulay mo. So, yung buong creation, ang purpose niyan is to bring glory to God. Kaya lahat ng makikita mo sa creation, ang ganda eh. At ang point niyan, ito yung isipan natin sa Diyos na Lord, salamat sa iyong creation. Kaya ako dito sa bahay namin, ang daming hayop dito, ang daming mga manok. Na-appreciate ko yung mga manok, nilikha ng Panginoon. Pag nangitlog sila, na-appreciate ko, Lord, salamat sa itlog. No, itlog na lang, pinagpapasalamat mo pa sa Panginoon. Itlog na lang, pagsamba pa sa Panginoon. No? Kakain ka ng itlog, galing sa mga manok, meron ako yung ibon, kulay dilaw, dalawa. So, pag tinitingnan ko sila, Lord, kinulayan nyo yung mga ibon.
ang daming mga tao, mga painters, eh, ang ganda ng mga pagka-paint nila, pero yung Diyos, siya yung nagpinta sa mga sari-saring mga ibon. Siya yung nagpinta, siya yung nagkulay sa sari-saring mga isda. Kaya ako may isda ako dito sa bahay, iba-iba kulay. So pag tinitingnan ko, nakikita ko yung pagka-artist ng Diyos. Eh. Ang galing ng Diyos magpinta, ang galing ng pagka-disenyo ng Diyos sa mga isda. Yung grace ng pagkilos ng mga isda. Talagang, Lord, salamat. No? Glorifying sa Panginoon eh. Kaya lahat ng pamamasyal natin, pagpunta mo sa zoo, pagpunta mo sa iba't ibang lugar, mahilig ka mag-swimming, lahat ng yon dapat na-appreciate mo in such a way na nagbibigay ka ng kaluguran sa Panginoon. So, sa Genesis chapter 1, sila Adan at Eva, imagine this first day nila, no? Tapos tinitingnan nila yung creation nila, lahat bago, everything is new. Pagtingin niya, oh, ano to? Gumagalaw. Tapos malaking bibig, tapos may buhok. Leon pala. Very powerful, ang ganda-ganda, ganda-ganda sa mata. So, nag-glorifying sa Panginoon yun. First time na sila nakakita ng strawberry. Nakakain ba to? Pagtikim nila, wow, lasang strawberry. Glorifying sa Panginoon yun. Lord, thank you. Nilikha mo tong prutas na to. At hindi lang isang prutas, napakaraming prutas. Iba-iba, iba-ibang lasa. So, sa atin po, kahit sa pagpunta natin ng palengke, grocery store, pag bumili tayo ng mga prutas, act of worship yun. Pag kinain natin yun, act of worship yun. Just imagine this, yung dila natin, likha ng Panginoon na may iba't ibang panlasa. Kaya mong lasahan yung maalat, matamis, maasim, maanghang, sa mga mahihilig dyan sa maanghang, yung pambikol expression lasa. Lahat yun, pinagpapasalamat sa Panginoon. Nagdudulot ng pagsamba sa Panginoon. Just imagine this, yung mga panlasa natin, ang dami. Kaya pag pumunta ka sa buffet, let's say Vikings, pag pumunta ka ron, wow! Bawa sa mga hotel, sa mga 5-star hotels na may breakfast silang ino-offer, ang daming pagkain. Pagsamba yun sa Panginoon, pag tinikman mo yung isang pagkain, Lord, thank you! Sarap ng kesong ito, no? Lord, thank you! Ang sarap ng prutas na ito. Sarap ng cake. Ang sarap. Talagang pagsamba yun. So, kahit sa mga ordinaryong bagay na ginagawa natin, let's imagine this, si Adan, first time nag-swimming, nag-dive siya dun sa ilog. Sarap ng feeling na nagsiswimming, no? Tapos nakikita mo may mga pagong dun sa ilalim, nakikita mo iba't ibang isda, yung appreciation mo, na nakikita mo yung bundok, yung rainbow. Lahat po ng activities natin, lahat ng nakikita natin, lahat yan, dapat nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Kaya sa mga taong mahilig mamasyal dyan, pupunta ka sa iba't ibang mga bansa, pupunta ka sa iba't ibang mga lugar, na-appreciate mo yung mga kabundukan, mga karagatan, lahat yan pagsamba sa Panginoon. Kaya yung isang taong walang pagkakakilala sa Diyos, pag namasyal yan, ang nakikita niya lang sarili niyang enjoyment. Pero tayo mga mananampalataya, tagasunod ng Panginoon, na-e-enjoy natin yung creation ng Panginoon at the same time, diretso tayo sa Diyos. Lord, thank you sa napakaganda mong nilikha. Kasi lahat ng activity natin, pagsiswimming, pamamasyal, pagkain, paghugas ng pinggan, kagaya sa devotion natin kanina, kahit pagpunta mo sa toilet, kahit anong ginagawa mo, nakakapagbigay ng kaluguran yung gagawin mo para sa Panginoon. So whether you eat or drink or whatever you do, even the very ordinary things that we do, you must give glory to God. No? At sa heaven po, sa perfect world, hindi po tayo dyan kakanta ng pang walang hanggan. Ang daming activities na gagawin natin. Just imagine this, binigyan tayo ng Panginoon ng dila, inakakalasa ng iba't ibang panlasa, tapos hindi tayo kakain doon, kakanta na tayo for the rest of our lives. Binigyan tayo ng Panginoon ng kamay to create new things. Tapos doon, nakaganon lang tayo, kakanta tayo ng pang walang hanggan. Hindi, yung heaven po, it's a beautiful place, maraming activities. It's a place where we worship God in all the things that we do. Every day, sumasamba tayo sa Panginoon. So I hope yung Genesis chapter 1, tsaka yung future natin, yung heaven, yung perfect world, makita natin na napakaganda, lahat pala act of worship, dinadala na natin sa present time. Sa panahon natin ngayon. Ngayon, makikipag-deal ka, makikipag-relate ka sa yung mga mahal sa buhay. Pag tinitingnan mo yung anak mo, sumamba ka sa Panginoon, Lord, thank you, may anak ako. Lord, thank you, may magulang ako. Lord, salamat, na-appreciate ko yung mga tao sa paligid ko, ang babait nila. No? So, lahat nag-uuwi sa pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Kahapon lang, lumalapit sa akin yung anak ko, gumagapang, 8 months old. Tapos, naangiti sa akin, tuwan-tuwa ako eh. Yung puso ko, napupuno ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Tinitingnan ko lang yung anak ko.
Kaya ngayon pag naging, kaya sabi ko sa devotion natin kanina, actively worship God in all the things that we do, kahit mga ordinaryong bagay. Kahit tinitingnan mo lang yung asawa mo, no? Yung naman yung asawa mo, ganda-ganda asawa, gwapo-gwapo ng asawa ko, di ba? Tapos, yung mga pagkilos lang ng asawa mo, na-amaze ka, no? Pagsamba yun sa Panginoon. Kahit nga sex eh. Itong sex, minsan di pinag-uusapan yan sa mga churches. Pero that, pinag-uusapan din yan. Sex is an act of worship. Kaya nga, before, pasalamat ka sa Panginoon. After sex, pasalamat ka sa Panginoon. Of course, yung sex, ginagawa yan within the boundary of marriage. Pero pati sex, worship yan sa Panginoon. Eh. Just imagine niyo na lang yung pagkakadesign ng Diyos sa female and male genitalia, di ba? Talagang perfect. Merong orgasm. Lahat napakaganda ng pagkakakreate ng Panginoon. Na-appreciate natin yon. Dapat lahat yung nagdudulot ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Now, sa marami sa atin, papasok sa trabaho, pupasok sa opisina, i-appreciate natin yung mga bagay, yung trabaho natin, i-appreciate natin. Lahat ng ito, pag harap mo sa boss mo, pag harap mo sa mga kapwa mo, nagtatrabaho, make it as ano, as, use it as an opportunity to thank God, to praise God, to honor God. Kasi po tayo mga Kristiyano, pinapractice na natin yung original design ng Diyos sa Genesis chapter 1, tsaka yung future natin sa heaven, na lahat ng activities natin nagbibigay ng kalugaran sa Panginoon. Of course, mahaba itong usapan na ito. Want to sawa ito. Pero at least nakuha natin yung theology of worship. Na lahat pala na activities natin dito sa lupa, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. So, bonus round lang natin to, no? Magkita kita tayo bukas, alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion. See you po!